Patay ang mag-asawa matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa Camarin, Caloocan City kagabi. Blanco pa rin sa pagkakakilanlan ng sospek ang kaanak ng mga biktima. Nagbabalik si Eagle News reporter Erlo Bringas sa detalye. Hindi matigil sa pagiyak at halos ikatroma pa ng 11 taong gulang na dalagita na ito na itago na lamang natin sa pangalang Cheska. Matapos na pasukin sa bahay at walang habos na pinagbabaril ang kanyang mga magulang sa Dalia Street, Barangay 177, Camarin, Caloocan City kagabi. Kinilala mag-asawang biktima na sina Alvin Nervar at Demia Nervar. Pasado alas 8 kagabi nang nakarinig ang ilang magkakasunod ng putok ng baril ang mga kapitbahay ng mga biktima sa lugar. Mabuti na lamang, wala ang mga anak ng mag-asawa sa bahay. Naglalaro mga ito sa labas ng bahay na mangyari ang krimen. Yung ilalaki po, may butas-butas po siya dito. May bonnet. Wala po, nakasombrero lang po. Si Papa po nakahiga, nanonood ng TV, tas si Mama naman po nag-aayos ng paninda. Sa inisyal na investigasyon ng Caloocan City Police, ang sospek ay bumili pa sa tindahan ng mga biktima ng sigarilyo. Ilang minutong lumipas, muli itong bumalik at sinindihan ng kanyang sigarilyo. Saka ito pumasok ng walang kaabog-abog sa bahay at dito na pinagbabaril ang mag-asawa. Meron pa silang kaso dito na sa barangay, na kung saan yung namatay na lalaki ngayon ay nawala almost 2 months. Dito sa barangay, ang issue lang dito is parang away pamilya, hindi ko alam. Nagtamo ng tawa ng bala sa ulo ang mga biktima. Blanco pa rin ang pulisya maging ang mga kaanak ng mga biktima sa motibo sa pagpatay, gayon din ang pagkakakilanlan ng sospek. Sana po sumuko na siya kasi ang hirap po mawala ng magulang. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, I'm 1B25.